sa habi ni Daddy sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, kahit na madilim at gabi na. Sinadya natin, pinili natin na mag-record ng video sa oras na to dahil tahimik, no? Siguro makarinigin naman ngayon, taon na aso. Medyo marami nagko-complain na maingay pag umaga kasi yung sa tila ko ng manok. Hindi naman sa atin yun, sa kapitbahay, kaya lang medyo sumasabay sa boses. Pag in-edit naman ko naman yung video, intindihan ko naman, kaya lang baaring iba-iba kasi yung ano na yung ginagamit natin, maaaring cellphone or TV na ginagamit natin ay maaaring iba-iba rin yung sa ano natin, frequency dun sa tenga natin. Sa akin, nariintindihan ko, sa iba ay nadidistract sila sa ingay. Kaya mas marapat ko kung yung time mag-record. Nag-order na naman ako ng Boya mic para mas maging klaro yung mga susunod natin video, kaya hindi pa dumadating. So, antayin natin, baka sa susunod natin mga video ay mas klaro na. No? May maingay, anak ko yun. Mga malikot ko yung anak ko eh, kaya kung may sound screen na rin eh, pasensya nyo na. Dahil hindi natin may iwasan, may kasama tayong iba sa bahay. Dito, yung anak ko makulis kasama natin. Sa ibunan, yung mga ibon, maingay. Sa umaga naman dito, tulog pa yung makulit na bata, yung manok naman, yung tilaw. So, talagang ganun, hindi natin may iwasan yung noise. Pagpasensya nyo na po at itindihin nyo na lang po yung informasyon na binabahagi natin. Okay? Mahalaga po yung informasyon natin ngayon na ibibigay sa inyo tungkol sa mutation ng ibon, particularly sa parvo pa rin, no? Maraming tayong video tungkol sa parvo mutation. At may dumanas sa sakyan, may ingay. Nasa gilid kasi tayo ng ano, kalsada, halos malapit tayo sa kalsada. At yun nga, sa parvo mutation, may mga previous video na tayo dyan. Lalagay ko po yung mga link sa description box ng video natin ngayon at sa end screen nalagay tayo tungkol sa parvo. Ano ba ang parvo? No? Yung parvo mutation, isa sa magandang mutation na ginagamit natin para i-cross sa iba't ibang mutation na meron tayo, lalo na sa mga high end mutation katulad ng diminute, faded, no? Pale-faded, palo, dan palong. Oh, yan, gusto natin yan eh. Kasi maganda yan na magandang mutation yan, no? At ang parvo mutation, maraming explanation tungkol dyan mula sa iba't ibang breeder, no? Sa buong mundo. Iba't iba yung pananaw nila tungkol dyan. At mayroon din mga libro, no? Na may mga breeder din na pinagbabasihan ay libro. Okay? Ngayon, nang isi-share ko sa inyo, personal experience based sa mga product, result ng breeding natin sa parvo mutation. At sa ibunan ko, napakarami ko namang naipalabas, naiproduce ng mga parvo mutation. At sa isi-share ko sa inyo, ay hindi naman kayo maliligaw, no? Dahil may result po yan. Meron niyang tamang result na mula doon sa production ko, makikita niyo sa ibulan ko, napakarami kong parvo dyan. At isi-share ko sa inyo, sasagutin natin yung tanong na ang blue, ang parvo ba na split sa blue? Tama ba yung blue split parvo na nakikita ng iba sa atin at nakakagulo sa iba nating kahabi na nagsisimula pa lang at yung mga dati na nagbibreed ng mga ibon. Okay? Ang parvo po ay kasi tulad po siya ng blue. No, kaya lumalabas lang siya sa blue mutation. Kapag pinaris niya sa green, hindi siya lalabas. Pero yung green, magiging kargado ng parvo. Okay? Naintindihan po? So, ang parvo at blue ay pag tinignan niyo yan sa genetic calculator, pareha sila, magkasama sila. No? Nasa recessive yung ano eh, yung blue, recessive. Tapos yung parvo makikita nyo nakalagay CD, o kaya at natawag niya co-dominant, yung mode of inheritance niya nakalagay doon. At para nga sa atin, dominant po ang ano yan eh, ang mode of inheritance, no? In-explain ko na yun noon. Maaring meron hindi sumang-ayon, pero ito po
ay aking personal na opinion, just imitation ng iyon na yan. At yung tinatawag na blue split pardo ay hindi po dapat yung ginagamit. Dahil ang split, ginagamit lang po yan sa sex invitation. O hindi naman sex link. Ang pardo, ginagamit din ang split sa recessive invitation. Hindi naman recessive ang pardo. Hindi siya recessive. Kasi, paano natin nasabing hindi siya sex link? Kasi kahit na isa lang siya, kahit babae siya, maglalabas siya ng pardo. Pag pinalas babaeng pardo, pinalas mo sa blue, maglalabas siya ng pardo. O hindi siya sex link. Pangalawa, hindi rin siya recessive. Kasi hindi mo kailangan ng dalawang gene ng pardo para maglabas ng pardo. Kahit na isa lang, pwede. Blue at pardo, maglalabas siya ng pardo. So hindi siya recessive. So hindi mo siya masasabi na split. No? Ngayon, ang pardo lumalabas lang siya sa blue. So ibig sabihin, ang term dito ang tinawag co-allele. Co-allele siya. Yung allele factor ng sa genetics, no? Pantay sila ng blue. Okay? Kaya lumalabas lang siya sa blue. So hindi siya pwedeng maging split ang blue, hindi ang pardo hindi pwedeng maging split sa blue kasi blue na rin siya. Blue siya na may special characteristics. Okay? Pero hindi siya blue na mutation, no? Hindi siya kapares ng blue. Iba siya sa blue. So, tingnan niyo itong picture na yan. May green o pa lang tayo, merong blue. Meron tayong green na ibon, merong green series na ibon, blue series na ibon, at meron tayong fire blue series na ibon. Magkakaiba sila. No? Ngayon, hindi mo masasabing split sa blue ang fire blue. Kasi doon lang siya lumalabas pagka blue yung katugma niya. No? Doon lang siya lumalabas. O pwede mo pa siya sabihin sa green eh. Pwede mo sabihin sa green, pinaris mo yung par blue sa green. Ang magiging anak niyan ay green. Yung green mo ay solid na green ha. Pinaris mo sa par blue. Magiging anak niyan ay green, spit blue, par blue. Or sa isang madaling salita, green slash par blue, pwedeng ganun. Kasi ituturing mo, parang tinuturing mo na yung par blue ay blue, no? Parang pareho sila. Parang kasi pag pinagpares mo ang green at blue, ang magiging anak niyan, green spit blue. Parang ganun din sa par blue. Pag paresin mo ang green at par blue, pwede mong gamitin na green spit slash par blue. Parang ganun. No, pero hindi siya recessive ba? Hindi siya recessive mutation. Ang tamang term sa kanya ay green split blue par blue, no? Sinasama mo yung par blue sa blue. Sinasama mo siya doon. Kaya doon pa lang sa description na 'yon, hindi mo na po pwedeng sabihin na blue split par blue kasi halos magkasama nga yung blue sa par blue, eh. No? Hindi siya lalabas bakit meron lumalabas? Bakit merong mga lumalabas at gumagamit? Dumadami yung gumagamit ng blue, split par blue. Bakit? Ang paliwanag ko dyan ay maaaring hindi nila na-trace back yung ninuno nung ano nila, nung ibo nila. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Meron akong ibon na par blue, pinaris ko sa 5. Na par blue, pinaris ko sa 5. Na green, solid green. Ang inawa ng ang naging anak niyan ay mga 5 din. Nagkaroon ng 5 na anak. Yung 5 na yon ay naging ang mutation na tawag doon ay green 5 split blue, par blue, no? Kargado ng par blue. Ngayon, yung anak na yon, pinaris ko sa lupino, split albino. Walang kargang par blue, no? Then, yung anak nila, ang pwedeng ilabas niyan ay par blue, maglalabas niya ng par blue, saka green. Green,
possible split blue par blue, no, possible na lang. Kung hindi mo trace back, no, hindi mo inuusisa yung pagsasali-sali ng breeding and cycle mo. Yung anak na yon, naglabas siya ng green pipe, isipin mo, possible ano na kasi yan eh, possible split blue par blue. Isipin mo, green na lang siya. No, green pipe na lang yan na possible split sa blue. Okay? Hindi mo na maiisip yung naging ninuno niya, yung lolo niya, na ano, yung sa doon par blue. Hindi mo na maiisip yun. Ngayon, meron ako niyan, si Pidey. Si Pidey natin ay green possible split blue par blue. No, possible na lang siya. Ang ginawa ko ngayon, pinaris ko siya sa isang opaline green split blue na ibon, split ino. Kasi gagawa tayo ng Lupino opaline. So, ito yung magiging anak nila. Nag-anak sila, back-to-back green siya. Green series sa pipe, tapos green series opaline. Ang anak nila, ang inaanak sa akin yan ay green, saka par blue lang. No, lumabas doon yung par blue. O saan galing yun? Kung hindi mo trace back. Yung fourth generation na siya. Diba? Fourth generation na siya na sa akin lahi, si Pidey. No? Kung hindi mo trace back yung pinanggalingan niya, hindi mo na alam kung bakit naglabas ng par blue doon. Okay? Ngayon, bakit sinabi nung iba na blue split par blue? Kasi pares na blue daw, pares na blue yung pinagpares nila, naglabas ng par blue nung pinagbangga nila. Kasi po, maaaring mangyari po dyan, yung kamukhang sa case ni Pidey na possible split blue par blue, hindi mo siya matitrace back yan eh, yung lahi, yung pinanggalingan niya. Akala mo wala na yung par blue na karga. Maaaring ang napagpares po dyan, kamukha ni Pidey na 4th generation na possible lang na split blue par blue na ipares sa same na 4th generation din na possible split blue par blue or 5th generation or 6th generation, hindi mo na po yan matitrace back. Hindi mo na matitrace back yan, yung pinanggalingan yan. Once na pagpares niyo po yun, yung isang green split yung isang green na split blue par blue, no, green series lang yan na hindi mo na trace back yung ninuno niya, kargado pala ng par blue, dalawa sila na pagpares mo, pares green na pagpares mo ngayon, maglalabas po yan ng blue too, no, puti lang siya, blue lang siya. Ang i-consider mo ngayon yon na blue lang. Kasi hindi mo trace back yung ano eh, ninuno niya eh. Hindi mo trace back eh. So, consider mo siya na blue or violet siya na violet man siya or cobalt or any color. Basta blue siya. Lumabas siya na blue. So, yung blue na yon pinaris mo sa isang blue lamp din. Sa blue lamp din. Pinaris mo. Naglabas ng mga par blue. Nagulat ka. Iisipin mo ngayon, na-split pala ang ano, na-split pala ang par blue sa blue kasi pares blue lang yung pares mo eh. Kasi hindi mo na trace back, hindi mo na ma-trace back yung pinanggalingan ng blue mo na isa. Hindi mo alam blue to pala 'yon. Blue to pala. Okay? So naligaw ka na. Akala mo na-split na sa blue yung ano, yung par blue kasi pares blue na lang yung pinagpares mo, par blue pa rin yung nilabas. Hindi mo alam, isa pala doon ay blue to na. Kasi hindi mo na matrace back yung ninuno niya. Okay, naintindihan niyo po sana yung ating explanation, no? Tungkol dito, kung paano pwedeng mangyari na mapagkamalan mo na ang dalawang blue ay nag-anak ng par blue, no? Na hindi mo na i-trace back yung pinagmulan talaga nilang lahi. Kasi bago mo masabi na nai-split ang par blue sa blue, kailangan mo ng malawak na sampling. Magsasampling ka ng 100 na pares o 50 pares ng ibon na magmumula sa pure, no? Ang gagawin mo diyan, pure blue
pure blue, walang kargang par blue, ipaparis mo ngayon sa par blue. Yun, gagawin mo para malaman mo kung talaga may split sa blue yan. Pagparisin mo yung par blue sa blue, yung blue ay pure blue, wala siyang kargang par blue, no? Talagang pure na blue siya. Pag pinagparis mo yan, maglalabas siya ng mga blue, no? Tapos maglalabas din ng par blue yan. At yung mga blue lang na lumabas, kung talagang naisipit ang par blue, gamitin mo lahat yun. Kung si kwentang pair yung ginawa mo, pagparis-parisin mo yung mga blue, no? At mula doon, so magkakaroon ka ng maraming pares na puro blue lang, galing sa parisan ng blue at par blue. Kasi may 50 pair ka eh. So marami yun, marami sampling yun. Pagparisin mo lahat ng blue, tingnan mo kung may lalabas na par blue. Oh, wala pong lalabas na par blue dyan. Sa mga matatagal ng breeder sa par blue, at trace nyo talaga yung pinanggalingan ng mga ibon, eh mag-a-agree dyan na walang lalabas na par blue dyan. In case na may lumusot, isa, dalawa, o tatlo, kung ang sampling mo ay ganun karami, no, yung mga anak ng 50 pairs mo, ang dami nun, palagay mo ng 100 pair yun ulit naman yung nagawa mo. Baka wala po doon sa magiging anak nun ang lumabas na par blue. O baka mayroong isa o dalawa lang. Kung may lumabas man na isa o dalawa lang, masasabi mo ba na makukonclude mo ba sa dami ng sampling mo na ang par blue may split, ang mang par blue may split sa blue? Hindi mo makukonclude yun. Dapat ang lumabas doon ay 99% para makonclude mo na ang par blue may split sa blue. Pero kung sa sampling mo ilang piraso lang ang lumabas doon, hindi mo yan makukonclude, no? At ang makukonclude mo doon, ang par blue hindi mai-split sa blue. Yun ang makukonclude mo doon pagka ginawa mo yung experimentation na yun. Kaya sa akin po, at maaaring marami sa inyo mag-a-agree na ang par blue hindi po yan mai-split sa blue. Maaaring hindi nyo lang na-trace back yung pinanggalingan ng inyong mga ibon, kaya po nangyari yan. Okay? May explanation tayo sa Bluetooth mutation. Lagay ko na rin po yung link sa description box natin or sa end screen para mabalikan nyo po yung tungkol sa Bluetooth. At yun po, yung mga sampling natin at based sa mutation natin at dun sa sinasabi ko sa inyo, experimental group na pwede nyo gawin sa sampling, gawin nyo po yan para kayo po mismo matuklasan ninyo na ang blue hindi po, na ang par blue hindi po yan mai-split sa blue. At maaaring marami naguluhan dyan, no? Pero sa akin po, karanasan, hindi po yan may split sa blue, no? Yung par blue, hindi may split sa blue yan. Sa green, pwede yan, pero sa blue, hindi po yan may split. Okay, sana po ay nalinaman kayo na medyo komplikadong explanation natin. Dapat may pagkaroon kayo ng background sa mutation tungkol dyan para maintindihan nyo. Yung ano yung tungkol sa mga mutation, dominant, recessive, sex link, meron po tayong mga video niyan. Balikan niyo po para maunawaan niyo rin yung explanation natin tungkol sa mga mutation ng ibon na 'yan. Yun po lamang. Kung meron kayong karagdagang tanong, meron kayong katanungan o karagdagang informasyon ay i-comment niyo lang po sa comment section ng video natin na 'to. Salamat mga kahabi sa inyong suporta at panonood. God bless you.